Good morning, good afternoon, good evening mga bossing. Nandito na naman tayo sa isang video kung saan ang gagamitin nating strategy ay APA strategy. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito, huwag niyo makakalimutan na mag-subscribe. Round 1, nag-pass lang tayo. Nakalaban nga pala natin is double aqua and plant. Okay, round 1, pass lang tayo. Tumira siya, 3 cards combination ginamit niya, no? So, 2 energy siya ngayong round. Gamit tayo ngayon ng risky, 2 upstream, tapos sabihin natin trump card at swift escape. Okay, mukhang 2 energy lang ginamit niya. Okay, walang carrot yan. Mukhang burst na natin, mukhang burst na niya yung ating aqua. Pero maganda rito, wala siyang nanakaw. Ngayon, gamit tayo ng risky fish at carrot. Yung backlane na aqua niya ay merong anemone pero isa lang. Okay, burst na natin. Tapos yung carrot tumagos sa mid lane aqua niya. Gamit tayo ngayon ng vegetal bite tsaka wooden stab. Hindi naman niya tayo kayang patayin dahil wala naman yung ulo ng kanyang backlane ay anemone. So hindi naman ganun kataas yung damage nun. So, hindi tayo takot dyan. 4 cards din naman at buo pa yung buhay ng ating plant. May minus 2 energy. Gumamit tayo ng vegetal bite at wooden stab. 2 upstream ang ginamit. Ba't siya nag-upstream, no? Wala tayo nanako pero na-damage natin siya. Ngayon, gamit tayo ng October treat tsaka ng carrot. So, yan yung play natin ngayon. So, expect natin na titira to at i-burst niya tayo. As expected, no? 2 tail slap, nag-gain siya ng 2 energy, minus 2 energy. So, 2 energy na tira sa kanya. Tapos tayo, nag-gain tayo ng energy dahil sa ating carrot. Nabasag niya yung shield. So, 4 energy siya ngayong round. Ang pwede natin gawin dito ay 2 tail slap, isang trump card, tapos maglagay lang tayo ng isang October treat. I think ganito lang ang gagawin natin. 1 energy na tira, 2, 3. So next round 5 energy tayo. Pwede pa tayo magsayang ng isang card ng plant pero tingin ko wag na lang siguro. Hindi ko nalalagyan kasi malamang at sa malamang 2 energy ang gagamitin nito or magkahiwalay kagaya ng ginawa niya. Okay, burst na natin yung okay lang kahit masayang yung attack up ng kasi pag hindi ko ginawa yun, yung 2 tail slap, ang mangyayari dun ay mag-last stand lang siya. Gamit tayo ngayon ng 2 swift escape, risky fish at trump card. Pag ganito makakalaban natin, preferably dapat meron kang 2 swift escape para at least makalaban tayo. Pero kung naka-oranda ka naman, okay lang kahit hindi na. Mataas kasi ang damage ng oranda compare sa trump card. Na kasi bumababa kasi damage ng trump card pagka sa aqua eh. Pag aqua ang gumamit. Pero pagka oranda, sure yun. Basag yun. Okay. Next na mga kalaro natin ay si To The Moon. Uy, sana nga, to the moon na nga talaga, no? Okay, meron siyang watering can, so iiwasan natin yan. So, dapat gawin natin upstream swim, trump card, tapos tail slap at upstream swim. Yan yung play natin ngayon. Okay, so yung upstream nga pala, no, hindi siya na mag-work yung speed up niya. Pag kinombine mo siya sa ibang card, kunyari sa bug card, gaya sa akin ngayon, bird card, hindi nag-effect yung speed up niya. So useless lang yun. For energy kalaban natin ngayon, gamit tayo ng trump card, risky fish, wooden stab, yan, magkakahiwalay. So dapat kung gusto niyo yung upstream swim mag-work, kailangan i-combine nyo siya sa another aqua card. So, hindi pwede sa bug,
hindi pwedeng sa reptile or beast, kailangan sa aqua lang. Para mag attack up, speed up ka. Yun yung use ng ano, speed up na upstream swim. Okay, burst. 6 energy yung kalaban natin next round. Tandaan natin, meron siyang God Reptile. Okay, so matindi yung God Reptile na to. Ngayong round na to, gamit tayo ng upstream, tail slap at swift escape. Yan yung play natin ngayon. Ah, hindi, nagpass pa siya, no? Okay, pass nga siya. So, hindi na nag-last stand yung mech na yun dahil naka-attack up tayo. Pero sayang yung tail slap natin. Pero okay lang. Bakit? Kasi 8 energy yan. Ano to? Pinagbibigyan na ba tayo? Okay, nakanakaw tayo ng dalawa. 8 energy pa rin yan. So, ngayong ground na to, may card yung ating front aqua gamitin natin. Risky fish at swift escape. So, ito lang ang gagawin natin. At hindi pa rin siya tumitira. Hindi pa rin siya tumitira. Bakit? So, nakakatakataka na. Okay, no? So, try natin ulit. 4 energy. Okay lang naman kasi kung sakaling mag-burst niya yung aqua, may plant pa tayo. At bawas naman na yung kanyang God Reptile. Ala na to. Thank you, boss. Thank you, boss. Okay. Ang lupit ng kalaban natin, no? Thank you sa God Reptile na yon, no? Pinatira niya tayo ng pinatira. Pinayaan na niya tayo, no? So, thank you sa'yo, boss, kung nanonood ka. Shout out sa'yo. So, round 1, nagpass lang tayo. Round 2 ngayon, gamit tayo ng Risky Fish, Trump Card, dalawang upstream, at carrot. Yan yung play natin ngayon. Okay, that's nice. Wala pa siyang, ano, wala pa siyang, ang tawag dito, wala pa siyang watering can. At wala rin siyang mananakaw sa atin. So, 7 energy, nag-gain na siya. Okay, minus 2 energy. Ginamit ng kanyang ano ay vegetal bite at trump prickly trap. Okay, so 5 energy siya ngayon, gamit tayo ng trump card lang. Trump card tapos sasabayan natin follow up tayo ng isang wooden stab. Yan yung play natin. Okay, burst natin tapos tumagos pa yung wooden stab natin sa mid lane aqua. Ngayong round na to, kailangan natin ng energy. Dalawang tail slap, vegetal bite at carrot ang play natin. So sana hindi pa siya mag ano, no? Sana hindi pa siya mag wild. Nag wild, okay. Minus 2 energy. Okay, gain tayo. Okay lang yun, gain tayo. Mukhang burst na yung ating. Pero okay lang, 1 energy lang naman na sayang dahil bumalik din naman yung carrot eh. Ngayon, gamit tayo ng swift escape, dalawang risky fish at trump card. So yan yung play natin ngayon. Okay, no? Dagdalawa pa siyang ano, shipwreck. I think burst na natin to. Yun, burst. Okay, naglastan pa nga, no? So tingin ko dito, gamit tayo ng swift escape. Yan lang ang play natin. Hindi ko na ginamit yung tail slap kasi ayokong bumalik sa atin yung isa pang tail slap. Okay, nice. So, mauna tayo dahil may beast card siya. 55 lang yung speed niyan. Kaya natin siguro i-burst yan, no? Dalawang trump card, swift escape at risky fish. Yun, chinek ko rin, no? Hindi naabot sa 120 yung shield niyan. So, burst na natin yan. Alright, no? Mga boss, dito na magtatapos ang ating video. Sana meron tayong natutunan at huwag nyo makalimutan na mag-like, share, and hit notification bell para laging updated sa APA strategy na ginagawa ng YouTube channel na ito. Thank you and God bless.